Magandang gabi po, Mayor Raul Cubil. Ako po ay tuwang-tuwa at kayo aming nakapanayam. Magandang gabi. Mm-hmm. Sir Cesar. Diretsahan tayo. Kay dating NPA commander, pakikwento, bakit kayo naging NPA noon? So, ang unang-una, bakit nakasali sa NPA? Mm-hmm. Ang pag-aral ko, mahirap kami. Mm-hmm. Tapos biglang nagtaas ang kusyente. Mm-hmm. Kaya may mga tao nag... Saan ka nag-aral noon? Sa Holy Child Academy. Dito sa Surigao? Dito sa Mahihata. Okay. Then, ano kami, nag-move, may grupo namin ginawa para mapababa yung kusyente. Mm-hmm. Para makapag-aral yung mga mahirap. Mm-hmm. At sa ganun, pag ano ng mga panahon, dating yung panahon, kaya parang nagkainitan, nagsama na ako sa kabilang camp. So you were saying na it was because of the neglect at hindi pagbibigay ng basic services sa ng gobyerno sa mga tao. So yun na nga ang isang dahilan. Sa edukasyon. Mm-hmm. And you were dahil sa kahirapan. Mm-hmm. And you were very young then, and then hindi ka masyadong nag-isip at naging mapusok ka din. Ganun ba yun? Ganun. Uh-huh. Ano pa yun? 16 years old. 16 years old pa ko yun. Okay. Uh-huh. So, makidescribe yung bugso ng damdamin. Galit ka sa pamalan? Masyado ka bang idealistic noon? Oh, tell us. Noong na panahon, ang tingin ko, parang kailangan natin baguhin ang sistema. Mm-hmm. Kasi ang dahilan daw, sabi ng mga kasamahan ko, ang dahilan ng kahirapan, unang-una, yung corruption. Mm-hmm. At saka walang maayos na government services para sa mga tao. Mm-hmm. But was the time during President Marcos? Kore and Pidel. So, saan ka nagpunta no? Nung sumali ka na doon? Talaga bang inimpluensyahan ka ng mga CPP-NPA, ng mga kasama mo? Oh, ganun na nga. Uh-huh. Ano kasi dito noong 1980s, ang dami nila dito Pero sa gaano ka dami? Siguro lahat ng mga barangay dito napasukan nila. Mm-hmm. Mayroon. Mm-hmm. So napakalakas. Napakalakas. And then, nagdala ka na ng armas? Wala pa. Mga siguro 3 buwan sama-sama bago ko binigyan. Training ka? Nag-training ka? Training ka muna. Buti hindi ka pinaginalaan mo na pinagdudahan na baka ito magiging agent ito ng gobyerno or what? Hindi naman kasi alam nila na kahit estudyante pa, aktivista na. Ganun. Mm. So mga estudyante lahat ang kasama mo no, na naging... Dalawa lang kami. Isa yung si Rinaldo Navarro. Dalawa lang. How hard was the training before? Nag-training ka? Kasi hindi ka marunong humawak ng baril noon. Oo. Mahirap. Kasi ang training ng kasundaluhan natin ngayon, ganun din sa amin. Mm-hmm. May mga monkey crawl, commando crawl. Mm-hmm. Nung sumali ka, you were 16 years old. Hindi ba nagka-problema, nagulat yung mga magulang mo? Hindi ka ba kinabinsan? Ba't ka nandiyan? Hindi ka pinagalitan? Hindi na nagalit sa akin. Okay. Pero sa akin, ano kasi, prinsipyo yan. Mm-hmm. Sabi pa namin, gusto namin baguhin ang sistema para ang mga tao mailingkawa sa kahirapan. So, anong ginawa mo? Nung nakaharap mo na yung Suprema mo, anong mga pinag-usapan ninyo? Pag sinabihan ako nila, may mga ideolohiya sila na sinasabi sa akin. Ganun. Mm-hmm. Parang mas napaano pa yung loob ko na kailangan natin makibaka para baguhin sistema. So, saan kayo pumunta? Sa bundok? Sa bundok. Saan bundok? Dito lang sa Andap Valley. Mm-hmm. I-describe mo nga sa akin anong buhay doon sa Andap Valley at paano kayo sa araw-araw niyong pagkain, pag may nagkasakit, pakikwento sa amin. Sa kabundukan, pag ano na nyo doon, sama-sama. Mm-hmm. Ano naman, may mga medical doon, pag may masakit, sila nagbigay ng mga gamot. Mm-hmm. So, okay naman. Masaya naman kami doon. Mm-hmm. So marami kayo, mga ilan kayo? Sa grupo ko, ano lang kami? 5. Okay. Pagkatapos noon, nadagdagan, naging 10 o 12 kami. Mm-hmm. So, ako na yung naging section leader, bali 2 team. Mm-hmm. Sa ano kami organizing? Mm-hmm. Sino ang nagfi-finance sa inyo? Paano nabuo ang organisasyon? Totoo bang merong sumusuporta sa inyong mga negosyante? Mayroon. Mm-hmm. Paano? So, unang-una, yung mga organisasyong masa nagbigay ng suporta. Mm. Hindi nyo tinatakot, ha? Kusa sila tumulong. Na-organize mo yan.
bago sila nagbigay. So, hindi mo na-organize, hindi nagbigay. You mean to say, in-organize, brainwash mo? Oo, brainwash na ito dapat, ayun o. At sang-ayon talaga sila? Oo, sang-ayon sila. How much do they give every day or every month? Magkano kota-kota niyo? Hindi natin maano kung magkano mabigay nila. Kahit ano lang ang makaya nila. Kagaya ng? Bigas, ganun, mga damit, ganun, may kunting pera. Iklaro lang natin yan. Hindi tinatakot ang NPA yung pagkuha ng mga suporta. Hindi yan tinatakot. Sure ka, Mayor? Sa ano na lang, maliban na lang sa mga malaking kumpanya. Okay. Pero sa mga maliliit na tao, mga maliit na mga tao. Kusang loob. Kusang loob yan. Paano yun sa mga malaking mga kumpanya, yung mga mining companies? Yung mga mining companies, pag hindi yan nagbigay, may ano yan. Kasabugin nyo. Susunugin. Susunugin yung mga... Ginawa mo yun? Nagsunog ka? Pero dito sa amin, wala. Uh-huh. Wala kasi dito mga malaking kumpanya. But to you, that was a lawful order from the higher-up ninyo na sunugin kasi hindi nagbigay. Oh, yan, nagbigay. Pag hindi magbigay, kailangan bigyan ng leksyon. So, ikaw ba ay nakagawa ng gano'n na binigyan mo ng leksyon? Sa amin area, wala dito. Mm-hmm. Kasi wala naman dito malaking mga kumpanya. Mm-hmm. So nung panahon na yung nandun ka sa organisasyon, sa tingin mo, ito dapat ang gawin para mabago? Sa noon na panahon, yun ang naisip ko. Na yan ang dapat gawin. Kasi dahil yun sa doktrina ng ideolohiya nila. Kaya yun din ang nasa isip ko. Kailangan natin makibaka kahit buhay natin, ibuhis natin para lang mabago ang sistema. Kasi kawawa na naman mahirap. Kasi ang sabi nila, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. So ang kaaway daw, yung mga mayaman. Kaaway ng revolusyon yung mga mayaman. Gaya ng mga national transnational corporation, multinational corporation. Ito yung mga kalaban kasi yung daang nag-control ng ekonomiya sa aming bansa. Sabi mo, ikaw ay section leader, so makapangyarihan ka nun. Sa aming grupo, and sa tingin ko, ikaw yung isa sa mga pinakamatalino dahil hindi sila kukuha ng hindi matalino. But what was it in the organization na talagang gustong-gusto mo na nakikita mo sa mga leaders at sa mga nagbibigay ng instruction sa iyo na kailang ituloy ito? Hindi lang sa kanila, yung nakita ko lang din sa palibot ng aming bayan ng Marihatag, na ang daming mahirap. Bakit? Paano ako makatulong sa kanila? Tapos yun ang idolihin nila, ito lang, revolusyon lang ang makatulong para maiahon sa kahirapan ng ating mga tao na nag-ano sa kahirapan ngayon. And you were blaming the mayor, the officials, the national officials because they are corrupt? Isn't like that? Hindi lang mayor ang dahilan, kundi yung nagsinabi ko na yung mga malaking kumpanya. Ganun lang yung naisip ko. Pangalawa na yung mga official natin na mga korup. Issue 1-on-1.